Almighty Father, we commit to you this broadcast. We ask for your wisdom and understanding through the guidance of the Holy Spirit to tackle everything and anything that will bless the heart of all Filipinos in Australia and everyone participating in this podcast. May your kindness and goodness be imparted to all our viewers and supporters. Let your name be glorified in everything that we do and see today. In Jesus' name, Amen. Pinoy in Australia, the podcast with DJ Papa Kiko is presented by Presence Filipino Church. Lifting together the name of Jesus, the Filipino way. We congregate together every third Saturday of the month. See you at the third floor of Surf City Building, 3046 Surfers Paradise Boulevard, Gold Coast, Queensland. Contact us at 0401-383-444. Follow Presence Filipino Church on IG and FB. Presence Filipino Church. May tahanan ka dito. Saan makarating? Pinoy in Australia, the podcast with DJ Papa Kiko is brought to you by Avida Tower Sukat from Ayala Land International Sales Incorporated. Call 995-458-9511. Avida Tower Sukat, your kind of home, your kind of perfect. Avida Tower Sukat, your kind of home, your kind of perfect. Panoorin ang iba't ibang episode ng Pinoy in Australia The Podcast with DJ Papa Kiko sa YouTube. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Usapang Pinoy, Enjoy Pinoy! Simple lang kumita kahit nasa bahay ka lang. Gamit ang iyong Show My King online franchise business. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Handaan sa Show My King lang yan! For Show My King online franchising inquiry, send a message to Mamita's Online Kusina on Facebook. Negosyong pangkabuhayan para sa pamilya. Enjoy the selection of Filipino bread favorites and more at My Portion Bakery, number 322 Yanjibap Road, Yanjibap WA. Follow them on Instagram at myportion_bakery. Like them on Facebook at My Portion Bakery. Sarap ng tinapay Pinoy at My Portion Bakery. Bread made with passion. Kababayan, we know you miss the Philippines. Dito sa Lamiay Kaayo, feeling at home tayo. Visit Lamiay Kaayo Filipino Restaurant, Gold Coast Highway, Mermaid Beach. Visit facebook.com/lamiaykaayo. Lamiay Kaayo, the taste of the Filipino cuisine. Pinoy Australia, the podcast with DJ Papa Kiko. Welcome to the show. Maraming salamat for checking us out. Tayo po ay napapanood ng live sa facebook.com/pinoyinaustralia Pinoy Australia, the podcast, and youtube.com/pinoyinaustralia the podcast. Maraming salamat sa mga filos natin. And of course, sa ating audio form, pwede mo pakinggan sa Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and iTunes. And this show is being presented by Presence Filipino Church. May tahanan ka dito sa Gold Coast, Australia sa mga filos, kababayan natin nasa Gold Coast. Maging bahagi ng Presence Filipino Church. Dial 0401-383-444. Kung meron kayong inquiries, meron kayong prayer request, hanapin si Pastora Diane David, 0401-383-444. And also, this show is being presented by Ayala Land International Sales Incorporated. Ayala Land International Sales Incorporated. Miss Ann Huelgas, maraming salamat
Naghahanap ka ng investment sa Pilipinas, check out Avida Tower Sukat over at Makati City. Visit the FB page of Ayala Land International Sales Incorporated for more information. Kung nasa Australia ka, you can call this number, 995-4589-511. Again, 995-4589-511. And also, maraming salamat sa Lamiay Kaayo Filipino Restaurant or Restaurant. Kung kayo ay mag-holiday sa Gold Coast, don't miss to visit Lamiay Kaayo Filipino Restaurant. Managed by Chef Jeff and Miss Celine. Maraming salamat. Visit their FB page for more information, for booking, Instagram as well, reservation. Puntahan niyo lang po ang Lamiay Kaayo Filipino Restaurant. My Portion Bakery sa mga nasa Perth naman, WA, Coburn, Perth. Namimiss niyo na ang tinapay Pinoy. Bisitahin ang My Portion Bakery. Visit their IG page for more information. Doon yung mga pics ng mga tinapay. At syempre, hindi lang pics, kailangan matikma mo yan. At maraming salamat din sa Show My King Online Franchising Business. Courtesy of Mamitas Online. Lucina, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Friday, start of the weekend. Maraming salamat po sa panonood, sa mga nanonood din ng ating replay. Maraming salamat mga fellows. Alright, at syempre, hindi mawawala ang ating paboritong Featured Pinoy Worldwide. Saan we feature different lives, different kababayans, different fellows all over the world. Hindi lang sa Australia, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan sa mundo, anumang field, anumang career, pwede kayo maging Featured Pinoy Worldwide. Alright, so huwag natin patagalin para masaya ang ating kwentuhan ngayong Friday night. Tawanan / mapapa-oo nga, no? Tama, no? Yan ang ating goal for tonight kung saan mapapaisip tayo na siya nga, no? Pwede, no? Joining me tonight, kung kayo po ay nakafollow sa ating FB page, nakita nyo na a week ago, 2 weeks ago, ang kanyang poster. So, wala na surprise sa inyo. Pero kung bago lang kayo sa ating video, maraming salamat. Ang ating guest for tonight, ang ating Featured Pinoy Worldwide for tonight. Kung kayo ay mahilig sa kotse, nag-YouTube ka, malamang napanood mo na siya sa Phil Kotse Top List. Siya yung host nun. He's also the host of 1PH Feeling. Yan. So, love guru din ba? Advisor din? Pwede. Book author, podcaster din as well like me. Siya yung host ng Underpaid with Stanley Chi. At syempre, siya ang naughty boy next door natin, ang Mr. Soplado, ang nag-iisang Stanley Chi, live on Pinoy in Australia na podcast. Papi, good evening! Hello, Papa Kiko, kumusta ka na? Hello sa mga viewers mo. Ano tawag sa mga viewers mo sa Pinoy in Australia? Filoz. Feel Australia. Filos. Kung may filos, may filos tayo. Okay, Papi, okay. Good evening. Nice to see you. Good evening sa inyo. Oo. Alam mo no, nung sinabi mo sa akin na, actually, na-reschedule nga tayo, dapat mas maaga-aga pa, di ba? Naalala dapat mo yun? Dapat ikaw ang kauna-una ang Featured Pinoy sa Pinoy in Australia. Kaya lang, yung internet ko, duda ako, baka mapahiya ako eh. Parang gano'n. Timing. Nasa Australia ka eh, mukhang mabilis yung internet dyan, di ba? But nevertheless, kahit noon, ngayon, I'm sure it will going to be a fun night kung saan makakwentuhan natin si Mr. Soplado, si Mr. Stanley Chi, ang ating Featured Pinoy Worldwide. Imbitahan ko lang sila, Pops, bago tayo magtuloy-tuloy sa'yo. Sige. Pwede po kayong maging part ng ating kwentuhan for tonight. I'm sure marami kayong gustong i-share. Makaka-relate kayo dito. Meron tayong official number. Kung kayo ay nasa Australia, pwede po kayong maging part ng show 0490-011-417. Again, 0490-011-417 yung nasa screen. Kung meron kayong WhatsApp, meaning all over the globe, pwede kayong maging part ng ating show for tonight. Pwede na kayong mag-text kung nasa Australia kayo. So 0490-011-417. Pero ang easiest way, parang ganito lang. Yan. Post mo lang yung mga gusto mo sa aming question. At kay Papa Kiko, ipa-flash namin sa screen. Parang si J-Rome, pa-shoutout Lodi. Ayan, ang magandang gabi sa'yo, J-Rome. At ang aking number one fan, aking misis. Yan, katulad niya. Pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga comment. Ipa-flash natin sa screen.
Si Erickson Carson from Northern Territory, present siya. Excited siya para kay Mr. Stanley Chi. Paps, para sa mga hindi pa masyadong kilala si Stanley Chi, Paps. Sino ba si Stanley Chi? Paano ka nag-start bilang isang multimedia? Ano ka na eh, Paps? Hindi ka lang sa TV, hindi ka lang sa lahat ng form, pare. Kahit sa print. Nagsimula ako sa comics. Nagko-comics ako sa Manila Bulletin dati. Ayan, tapos doon ako natuto magsulat ng joke hanggang sa isa-isa nag-try ako na uy, gusto ko kasing pasukin itong pag-host, pag sa stand-up comedy. So hanggang sa tuloy-tuloy na, ganyan. Pero dati, before ako naging cartoonist, nagtrabaho ko sa advertising agency. Kasi fine arts graduate ako eh. Oo. So talagang visual artist ka. Nagsimula. Magaling ka talagang gumawit, mag-drawing. Ikaw ba yung mga tipong lumalaban sa mga ano yun? Ay, hindi. Ako yung natatalo sa Ako yung natatalo sa poster making contest. Hindi ako nananalo. Yung mga classmate ko mas magagaling sa akin. Yun. Okay. Ang masasabi ko lang, Papa Kiko, ito ah. Maswerte ako. Kasi yung mga hiningi ko kay Lord, binigay naman sa akin. Pero pinaghirapan ko. Hindi pwedeng isang ganun lang, di ba? Pinaghirapan ko, pare. Hindi naman, hindi agad yun. Kumbaga, bibigyan ka ng regalo. Nasa sa'yo na yun kung hahasain mo. Parang si Merry Christmas. Hindi naman lahat ng kasabayan ko, hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun. Yung iba tumigil, iba yung nag-venture sa ibang trabaho, nag-venture sa ibang passion nila. No? Ako kasi, kung ano yung mga hilig ko noon, tinuloy-tuloy ko lang. Okay. Para si Mary Grace Banal, hello po Australia, listening and watching from Quezon, Philippines. Yan, inaabangan ka rin ito. Akala ko nasa Quezon City. Quezon, Philippines yan. Mga province yan. Quezon province, oo. Si Grace, kilala ko ito. Si Ma'am Grace pala to. Ayan, teacher. Ayan, si Ma'am Grace. Ay. Tamang-tama, meron tayong pag-uusapan mamaya. Makakarelate ang mga teacher. Pwede, ay, nako. Art teacher din ako, pare. Art teacher ako sa mga bata. Like, as in school? Formal school? Dati. Sped school. Sped? Nagturo ako isang taon, art. Tapos ngayon, every summer, ang ginagawa ko, nagtuturo ako ng art sa mga bata via Zoom. Online. Okay. So, hindi pa rin talaga nawawala yung visual sa'yo. Andun pa rin siya. Kasi nagagamit ko pa rin naman siya. It's just that hindi ako known for being an art teacher or being a cartoonist, ganyan. Mm-hmm. Although nasubukan ko 'yan. Mga 12 years ako sa Manila Bulletin nagko-comics din ako doon. Mga 12 years. Mga 12 years. 12 years ako doon eh. As in, gaano kahirap ang maging cartoonist? Isang kilalang broadsheet apps. Hindi yan basta-basta Manila Bulletin ba? Tama ba? Oo. Manila Bulletin. Okay. Ang bayad sa pagko-comic strip is not that big. Talagang ginagawa namin yan for the love of. Dahil nag-enjoy kami. Ako, may notebook kong dala. Ito, may notebook ako. Dito ko sinusulat yung mga jokes ko. Tapos, pag na-kumpleto ko for 1 week na joke, ido-drawing ko na yan. After that, I'll ink and color it sa computer. Ganyan na ginagawa ko dati. Yun. Ngayon, iba na eh. Sa iPad na nagdo-drawing eh. May Apple Pen, tapos may pen tab, tapos minsan sa iPad, ganyan. Ganyan na ginagawa. May mga template na rin ngayon yan. Medyo may kamahalan kung gusto mong ituloy yung ganyan. Okay. Nagtanong ako parang gusto mong pag-aralan. Sabi ko, paano mo mag-drawing sa iPad? Tapos din pinasubok sa akin, nga, ang ganda, yung hagod, nagdo-drawing ako. Sabi ko, magkano yung ganyan? Ano yan? 35,000, tapos yung pen niya, 5,000. Sige, mag-drawing ko na lang sa papel ulit. Back to basic na lang. Okay. Hello sa mga taga Brisbane, represent si Washington GL. Okay, Washington, papi. Si papi. Oh, Pops, so nakakabili ba? Hindi ko kasi alam yung sa'yo noon. Nito ko lang nalaman nung nagkakwentuhan tayo na. Kasi Manila Bulletin yun. No? Kasi ako, mascom ako. Communication arts ako talagang isa sa mga laging,
critic niyo yung Manila Bulletin, PDI, ganyan lagi subject namin kasi one of the biggest, di ba, sabihin na natin ganun. Di ko alam na naging part ka nun, Paps. Sobrang nakakabilib. Kasi hindi madali yun, Papi, Manila Bulletin. Paano ka? Kinuha? Nag-apply? Or magaling ka lang talaga na padang galing mo? Ano? Alam mo, swerte lang ako. Kasi ever since I really want to draw my own comic strip. And nung time na dati, yung mga comic strip doon, puro imported tsaka local. Yung local, konti lang. Tapos pag nag-apply ka, sasabihin sa'yo, walang bakante, walang ano, walang espasyo. Pero nung bago ko mag-resign sa advertising agency, I just tried na mag-submit ng sample sa three major broadsheet. Yung isa, hindi na ako ni-replyan. Yung isa sabi, walang bakante. Yung bulletin, tamang-tama, magbubukas ng bagong page ng comic strip. So, na-timingan. Na, oh, nag-aanap na kami rito, sabi ng account executive, ganyan. So, sinabit ko yung sample ko hanggang sa tinawagan ako ng editor. Hanggang sa yun, natuto. Yun ang, doon ako natuto mag-sulat ng jokes, mag-comic strip. Nahasa talaga ako, as in, kung wala yung editor ko doon, baka hindi pa rin ako marunong magsulat niyan. Kasi doon mo natutunan yung setup, dalawang setup, tapos bago ko magpa-punchline, iba't ibang klase ng delivery. Ayun, hanggang sa yung natutunan ko roon, in-apply ko sa stand-up comedy, in-apply yun ko nga, sa itasabi ko ngayon. In-apply ko sa pag-host, no? Yun. Parang yung ginawa mo noon sa print is preparation pala sa isang mas malaking platform para sa'yo. Oo, so, hindi ko alam yun. Oh, yun. Tatanong ko na, imagine mo ba yung sarili mo na stand-up comedian or talagang mag-on-cam comedy? Dati, syempre, pangarap ko yun dati. Although, syempre, pag nag-aaral ka sa eskwelahan, pag sinabi mo sa mga classmates, gusto ko kasi maging comedian, eh di, pagtawanan ako ng mga yan, di ako sineryoso lalo, no? So, secretly, nasa akin, yung sinasabi sa iba, no? Hanggang sa I had the opportunity to join open mics. I was able to test my jokes. Doon ako na nahasa ako sa pagsusulat doon. Kasi araw-araw mong gagawin yan eh. Hindi pwedeng, ngayon, hindi sila natawa. O di, huwag kang, mag-try ka ng ibang style. You know? Hanggang sa nadala ko yan sa pagsusulat ng libro. Ayan. Naging kolumnista rin ako, Papi, ng FHM. Yun. Doon ka, doon nakilala rin yung section mo doon, di ba? Halatang-halatang ano ko. Batang 90s eh, batchmate, ayan. Hindi naman batang 90s, yung 2013 ata, o 2012, doon ako nag-columnista sa website ng FHM. Yan. Pero yung mga batang 90s, ang malamang, isa sa mga readers. Yan, yung mga readers. Okay, so anong style ng comedy mo noon? Ano yung mga subject mo when you were starting as a stand-up comedian? Ano yung mga subject mo? Kasi syempre, ang bawat comedian, may mga... kanya-kanyang style yan. Yung subject yan. Si ganito, asawa, joke. Ito naman, si mataba, joke. Ay, ikaw ba, friend? Ano sa'yo? Ako, ang ginagawa ko, Filipino-Chinese jokes. Growing up as a Filipino-Chinese. Hindi ka nalalayo. Growing up during the 90s, 80s, mga ganyan. So, meron pa akong mga jokes na yung na-experience ko. Yan. So, na-apply ko yan. Sa comic strip, dati ang mga jokes ko about Filipino-Chinese characters din. Sinabihan ako ng editor ko, ikaw lang pwede gumawa niyan kasi pag kami gumawa, magagalit yung mga Chinese amin. Ikaw, Chinese ka talaga eh. So, pag ginawa mo yan, okay lang, di ba? Okay. Tama-tama. Na-apply ko sa stand-up comedy and then afterwards, yung mga office-office jokes na yan, sinimulan ko yan dati sa stand-up hanggang sa ginawa ko sa online, sa print, ganyan. Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan, Pops. Ipa-flash natin yung mga topic natin yan. Okay, so from stand-up comedy, Pops, kailan pumasok yung TV sa'yo? Kailan 2009. Ano nangyari doon, Pops? Stand-up comedy, nakilala ka doon. Columnist, cartoonist. Nag-guest kami sa nag-guest kami dati sa Jojo A All The Way. Alam mo yan? Siya, nag-guest ako dyan, Pops. Mga tatlong beses ako dyan. Kaibigan natin.
sa QTV, doon ako nag-guest. Yun yung una kong guesting sa as a stand-up comedian. Tapos ano, may mga books na ako noon, may comic strip na ako. And then after a few bar gigs ganyan, mga siguro ilang taon din ako nag-stand-up sa mga sa conspiracy. Alam mo 'yun, sa may Visayas Avenue, sa mga sa Spicy Finger sa Makati, ganyan. May lumapit sa akin producer and then sabi sa akin nagbubuo siya ng show. Kung interested ako, di sabi ko okay lang naman ganyan. Hanggang sa 'yun, nagtuloy-tuloy na, naka ilang channels kami and then may mga ibang kumuha sa akin, guesting sa ibang may mga ibang nag-produce din, kinukuha ko for segment na mag-host ganyan. Okay. Yun. So, eto ngayon sa ano naman sa 1PH. 1PH, okay. Yeah, revisit yung mga kababayan, 1PH ha, nasa ano rin yan, social media, okay, para anong oras yung ano mo doon, bro? Anong oras yung topic? Ay, yung show mo doon? 12:30 ng tanghali hanggang 2 o'clock ng hapon. 1PH, O-N-E. Number 1, ha, 1PH. Yeah, O-N-E. Yeah, 1PH. O-N-E. O, mamaya sabihin 1, J-U-N-E. Eh. Mamaya ganun ang isipin. So, 1PH, tapos may replays ng 9 o'clock ng gabi. Yun, sa makikita rin naman sa Facebook page at YouTube channel ng ano, YouTube channel ng 1PH. Yun. So, aside from those, eh, ikaw din ay book author. Sulat ka ng libro. Okay, ano yung books mo na sinulat? Books, yan, yung tatlong compilation ng comic strip ko, Chopsticks 1, 2, 3, tapos Suplado Tips, 1 and 2, Pogi Points, Love is Landed with Effort, yung latest ko. Okay. Meron akong Office Petics, meron akong Chicken Mommy for the Sawi. Men are from QC, women are from Alabang. Saka yung ano, Biglang Liko sa Payuko. Kasi mga ganitong ano mo, yung mga ganitong humor mo na alam mo yun, street humor, alam mo yun, alam ng lahat ng ano, at parang paano mo kuno conceptualize ang isang libro o ang kung cartoon man yan, paano mo nilalagay yung topic, paano mo pinipili, paano ka pumipili ng topic, ganun. Sinisimulan ko muna yung konsepto ng libro or comics. Tungkol saan ba ito? Okay. Makaka-relate ba yung mga magbabasa nito? Matatawa ba sila? Masasabi ba nila na, ay oo nga, nangyari sa akin to. Ganyan. It has to be relatable. Otherwise, pag ikaw lang natatawa dyan, hindi makaka-relate yung iba. No? And sa ano naman, sa title, importante rin. Kailangan, pagka nabasa nila yung title ng isang libro or ng isang comic strip, may idea na sila kung tungkol saan ito. May catch na kagad. Kumbaga, oo, meron na. Kumbaga, halimbawa, Suplado Tips. O, alam mo na, tuturuan ka paano maging suplado. Yeah. Yan. O, yung mga office petics, yan. It's a parody of office politics. So, alam mo na tungkol sa office na ano settings yung mga jokes. O, yung Love is Landian with Effort. O, yun, literal na tiral. Literal masyado yan. Ano, tuturuan ka paano makipaglandian. Para makahanap ka ng job, makipaglandian ka with effort, di ba? So, yun yung mga... Saan galing yung mga idea yun? Siyempre, hindi mo naman pwede ma-experience lahat, di ba? Isa lang tayo. Ano yun? Nakita mo sa iba, na-realize mo lang, pinagsama-sama, may binabasa ka rin. Ano yung inspiration mo sa mga ganito, Bobs? Alam mo, yung mga nangyari sa buhay ko, yun yung mga ano, may mga hugot yung mga yan sa experience mo or na experience ng alam mo yung mga kaibigan mo humingi ng payo sa iyo minsan na experience sila, so minsan na isusulat ko rin. Syempre ibahin mo yung pangalan. Okay, so balik sa mga konti. Oh, it's a collective na ano, mga experiences ko ganyan. Okay, yung sa office ethics ano, na experience ko dahil naging empleyado ako. Na-apply ko sa pagpa-podcast kasi host din ako ng ano podcast, underpaid podcast na underpaid with Stanley Chi. So pag naisip mo yung word na underpaid, alam mo na tungkol sa trabaho. Kasi yun yung mga konsepto na alam mo na Pilipinas yan, no? Alam na alam mo agad na. So alam na nila na, oh, underpaid, di tungkol sa ano to,
sa trabaho kasi underpaid eh. Oh. Sige, Pops. Bigyan mo kami ng topic na isa sa mga napapag-usapan nyo sa podcast mo na underpaid tungkol sa mga trabaho. Ano yung latest o ano yung pinakapaborito mong naging topic nyo? Yung latest namin na episode was the ano, may fresh grad tinanggihan yung 37,000 na starting salary. Wow. Kasi apparently graduate daw siya sa Katipunan. Sa isang prestisyosong universidad sa ano sa Katipunan. So tinanggihan niya yung 37,000 for a marketing position. Fresh grad siya, wala pang experience. Wow! Yan. Hindi mo nabalitaan yan, Paps? Hindi ko nabalitaan Hindi ko nabalitaan yun So, yung nag-interview sa kanya, tinweet, nagulat siya tinanggihan ng 37,000 pesos. Wow! And nag-react yung mga tao sa social media about it. So, yun ang pinag-usapan namin. How to negotiate for a higher starting salary. Yan yung, ano, yung naging topic namin. Yan lang. Ang ano doon sa sitwasyon niya kasi fresh grad. Kasi, yan. Pare, pwede ko bang tanongin sa'yo, magkano naging sweldo mo nung fresh grad ka? Naku, Pops. Parang one-fourth lang yata nung tinanggihan ni, ano ah, ni from exclusive school ah. Parang gano'n, Pops. Wala pang ano. Wala pang 10,000 yun. Prestigious university in Katipunan. Ay, alam mo yan. Yeah. No? Pero ano yata. Naman, kung nasa abroad siya, pwede. Hmm. Pwede niyang tanggihan yun eh kung nasa abroad siya. Mm-hmm. Pwede siya maging straightforward. Pero kasi, alam mo, may cultural differences kasi nasa Pilipinas ka. Tama. Hindi tayo masyadong straightforward minsan, di ba? Pagka dito, pwedeng idaan sa lambing na, sir, pwede bang ano, taasan yung starting salary, ganyan. Hindi mo naman sasabihin dahil kasi dito ako gumraduate. Kasi, pwede mo naman sabihin na, kasi sir, ano eh, malayo yung bahay ko, may pinag-aaral ako mga kapatid, ganyan. Eh kung medyo may kaya yung aplikante, pwede namang sabihin na, ano, pwede namang sabihin in a different way. I have my goals kasi in 5 years time, I want to be this, ganyan, di ba? And I'm helping out sa bahay. Pwede mong ganun din eh. Pwede mong sabihin in a different way. Na pero hindi na nangyaring to, sinabi niya directly na, kasi, ano, kasi graduate daw sa dun sa ano. Dun sa ganung university. Napatumbling yung nag-i-interview. At nagulat yung ano. At yung mga netizen, nagulat din kasi 37,000. Swerte na niya kung ano, kung yun ang binigay sa kanya starting salary. Kasi ako, papi, sa totoo lang, wala pa sa 37,000 ang sweldo ko. Sa lahat ng ginagawa mo, sa isang trabaho mo? Yung isang trabaho ko, wala pang 37,000. Di ba? Kaya nga, para kumita ka ng extra, tayo dito, gumagawa ng side hustle. Kasi hindi naman natin pwedeng asahan yung isang, yung kumbaga, don't put your eggs in one basket. Huwag kang aasa sa isang ano lang, sa isang stream of income. Dapat marami yan. Para pag nawala yung iba, meron ka pang pagkukuha ng iba. No? Especially sa panahon ngayon, di ba? Para ikaw, papi. Panood ko kanina. Ang dami mong commercial, pare. Kaibigan ko yun. Friendly ako, Paps. Tinutulungan natin yung mga negosyo ng mga Pilipino rito. Tropahan yun. Pero seryoso, totoo yun. Especially sa panahon ngayon. Ang maganda ngayon, papi, correct me. Ito yung pananaw ko dyan. Dahil nga sa nangyari sa ating paligid, pagalingan ngayon talaga ng diskarte sa sarili mo. Wala kang boss. Ito lang ang gagamitin mo. Sarili mo lang, camera, mahilig tayo lahat sa Facebook, online tayong lahat. Nasa sa'yo na yun kung paano mo imamarket ang sarili mo, ang produkto mo, ano mong kaya mong gawin. So back to zero tayo lahat, pantay-pantay tayong lahat, kaya may pagkakataon lahat, di ba? So yun ang maganda naman sa nangyayari sa paligid natin ngayon. Like ng ginagawa namin, ginagawa ni Stan, dami niyang ginagawa eh. Ito ang ginagawa ni Stan. Meron pa yung ano, may YouTube channel yan. Nag-host yan ng ano, car review yan, show. Yun ang day job ko, pare. Yun ang day job ko. Ay, yung Phil Coche. Banggitin na natin. Hello nga pala sa mga... Phil Coche. Day job ko yun. I'm hosting the videos of Phil Coche. Okay. Paano naman yung discard doon, Pops? Phil Coche mo. Are you into cars talaga? Mahilig ka talaga rito? Bata pa lang.
Bata pala, pag nanonood ka ng cartoons or nagbabasa ka ng comics, si Batman may kotse. Sabagay. Oo. Di ba? Tsaka yung mga talaga. Oo. Yung fancy cars talaga, isa sa mga ano mo yan. Hindi mo may kakailan. Tsaka, alam mo naman, nanonood tayo ng Transformers. Mga sasakyan yun. Na nagiging robot. So, doon nagsimula yan. Naglalaro tayo ng mga toy cars. Di ba? Mga, nagsimula yan. Oh. Hanggang sa nagbibisikleta ka nung bata, di ba? O yung mga... Kung naalala ko yung matchbox ko nung araw, Pops. Kompleto yata yung mga matchbox ng tatay. Tapos, meron pang ano, cartoon yung mask, alam mo yun? Yung sasakyan nila, nagkakaroon ng mga weapons, ganyan. Nangyari, yung motorsiklo, naging helicopter na ano, yung isang character. No? Sabagay, sabagay. So, dala-dala. Yun yung mga dating pinapanood ko na na-enjoy ko hanggang sa nahilig ka rin naman ako sa kotse. Kaya lang, syempre, nung bata ka, wala ka naman pambili. Diba? Medyo may kamahalan ng sasakyan and medyo mas uunahin mo is yung bahay or condominium unit. Okay. So, yun. Hanggang ngayon naman, wala pa rin ng pambili ng kotse. Nakikireview lang. Hindi ako kagaya ni Papa Kiko. Kompleto rin ako sa matchbox. Kaya natin bumili ng mga matchbox na kotse. So, yun ang ginagawa mo. Yun ang day job mo. Nag-review ka. Pinag-aaralan mo. And then, kailan nyo ito sinushoot? Paano pala yung shooting mo? Ganyan? Kasi nung pinapanood namin, parang ang saya lang, ang dali lang. Pero paano nyo ginagawa yun? Ano yun? Early morning ang shoot ko kasi sa tanghali, meron akong noon time na ano eh. Nagbibigay akong love advice sa tanghali, di ba? So, 1 PM. Umaga usually yan. Tapos bibigyan ako ng bullet points, aaralin ko, i-review ko yung sasakyan, didadrive kong konti, titingnan ko kung ano yung didescribe ko. Ito yung nasa, ano, nasa gilid, may ano, side mirror, may ano, signal light sa side mirror, mga ganyan. I-describe ko, tapos dinadrive ko, okay naman pala. So, bibigyan namin ng rating afterwards, ganun. Ayos naman, masaya lang. Ano yung mga reaction ng mga netizens sa review mo? Sa umpisa, Halo. Pero nung lately, puro natatawa sila dun sa, ano, dun sa style na ginagawa ko. Ganyan. Kasi, naglalagay ako ng mga jokes eh. Dun sa mga reviews ko. Yan, papatawa ako, humihirit ako ron, no, na para sa mga viewers. Para hindi naman masyadong technical, hindi naman masyadong seryoso. Enjoy lang. Ganun. At saka pag dinadrive mo na yung kotseng na panunod mo sa review niya, di maalalay mo yung mga joke na yun. Madadala mo. Oo. Okay. Maalala nyo, ito nga yung sinabi niya, no? Malabing nga yung aircon, mga ganun. Oh, pwedeng pang biglang ano, ganyan. Oo, di ba? Okay, Pops, ganito gawin natin. Isa sa mga inaabangan ng mga followers mo ngayon sa social media, yung mga listahan mo dyan, hindi lang ng sa pilkotse, pati listahan mo ng mga iba't ibang mga topics, okay? Pops, ganito ginawa ko, kumuha ako ng mga topics mo and then pag-usapan natin ngayon, share mo sa amin yung nasa listahan natin. Okay, so... Okay, sige. Alright, puntahan niyo po sa Stanley Chi. Ano yung mga pages mo, Pops? Sa YouTube, Stanley Chi. Okay. Sige, YouTube.com/Stanley Chi. Sa Facebook and Instagram. Sa Facebook, Facebook.com/Stanley Chi fanpage. Sa Twitter and Instagram @Stanley Chi. Tapos sa TikTok @_Stanley Chi. Okay. Alright. Speaking of TikTok, ito po yung mga laman ng TikTok na lately. Okay, Pops, ito. Yan. Signs na dapat mong i-unfriend ang isang tao. Yeah. Nag-Facebook. Lahat may Facebook, Pops. Ano ba yung mga signs na dapat mong i-unfriend? Maraming ganyan eh. Kaya lang, nakakahiya, Pops, kasi kilala ko, baka malaman yung in-unfriend ko eh. Yung mga problema, yung mga signs na yan, sa dami ng sinulat kong signs, nakalimutan ko na iba. Nakalimutan ko. Signs na dapat mo nang i-unfriend yung isang tao is pagkakilala ka lang niya pag may kailangan sa iyo. Tsaka pag uutangan ka lang ganun. Biglang mag-heart sa iyo. Oh, ganyan. Parang wala, hindi naman kayo close, hindi naman talaga kayo magkaibigan. Tapos alam mong ginagamit ka lang. So, yun yung mga signs. Tapos yung dulo nun, palagi pangit siya. Yun. Pero Pops, ano, halimbawa, sino yung i-consider mo na, ang tanong ko, yung Facebook ba, pwede mo rin sabihin na, para rin itong, ako talaga, yung totoong ako, yung mga friends ko ba sa Facebook, ay yung totoong friends ko, o yung Facebook, may sasuggest mo na, hindi, kahit sino, you welcome.
you welcome everyone. And then saka mo na lang tanggal-tanggalin along the way. Oh, katulad ko ba yun, yung personal kong page, yung mga pinsan ko din, mga kaibigan ko din. Anong discard mo rin sila, diba? Yung sa fan page, iba dun sa personal Facebook account, diba? Dun sa fan page, kahit anong gusto mong gawin, pwede. Okay. Dun sa personal page mo, ang mga nilalagay mo dyan, picture mo with the family, classmate, mga reunion, ganyan, diba? Yung mga alaga mong aso, yan yung mga nilalagay dun sa personal page, yung mga achievements mo, kung kailangan, i-upload, i-post, kasi iba na panahon ngayon. Hindi pwedeng sinisikreto mo na lang yung ano eh, kung ano yung narating mo or yung achievement mo. Minsan kailangan i-post mo para malaman ng tao. Yun. Naabuta ko yung mga panahon na kahit hindi mo kakilala yung isang tao sa Facebook, ina-add mo kasi may itsura. Kasi maganda. Okay. Naabutan ko yun. Bago pa lang Facebook. O kaya, taga QC din. Add ko na. Pag nagagandaan ka, ganun. Di mo naman kakausapin. I-add mo lang, ganun. Basta friends lang kayo. Ako, ganun ako dati. At saka parang bragging rights pag meron kang 3,000 friends dati. Hindi naman. Yung ano lang, yung parang... Dati kasi nung nagsimula ang Facebook, ano na eh. Nagko-comics na ako noon. Nagsa-stand-up na ako. So may mga nag-a-add sa akin, ina-accept ko rin. Mayari, napanood ako sa Makati, dun sa Spicy Fingers. Okay. Hindi i-accept ko yung friend request nila. Tapos yun, hanggang sa noong 2009, nasa TV kami, dumadami yung ano friend request. So ina-accept ko lang yun. Naabutan ko yung ganun kasi. Pero ngayon kasi, depende sa'yo. Kung gusto mo mag-private, o i-accept mo nga, pero acquaintance lang lahat. Hindi na nakikita yung mga pinopost mo, di ba? Depende sa tao ngayon. May mga options naman ngayon na maganda. No? Oo. Naroon lang ako, naalala ko yung Facebook. Kasi lately, syempre, yung panahon natin, napakahirap, ang dami nangyayari. No? Ang hindi ko lang magustuhan lately, Babs, eh yung mga taong nagpo-post, alam ba, may namatay. Oo. Tapos, nagpo-post siya ng tribute niya dun sa tao. Oo. Hindi ko gusto yun, Babs, kasi dapat yung pamilya lang ang gagawa nun. Kasi, unang-una, ang tingin ko dyan, Babs, ha? Mag-reply ka na lang doon sa post ng kapamilya, ng asawa. Huwag kang gagawa ng sarili mong post, lalo na't kamamatay lang. Pupost mo. Kasi, ang tingin ko dyan, Pops, parang gusto mo lang sabihin sa mga kakilala mo na, sa akin kayo magtanong, sinong namatay, bakit namatay, alam mo. Sa akin, kaya sabi ko, parang walang respeto doon sa totoo. Kasi, tinanong mo yung asawa, pwede ba ako mag-tribute at ilagay yung picture? Ganito, Pops, kasi, may nakita mo yung ganito? Wala siyang picture. Pero kakilala niyo yung namatay. Ang gagawin, i-blurred lahat yung mga hindi namatay. Ang makikita lang yung mukha nung namatay. Okay, bibilugan pa niya. Ay, paring ganito, mamimiss kita, paring ganyan. I mean, hindi ko alam kung ano mo rito, ang tingin mo rito. Sa akin, off sa akin yun. Sabi ko, dapat kung gusto mong gawin yan, mag-reply ka na lang doon or mag-comment ka na lang doon sa post, tribute post ng kapamilya. Yun ang dating sa akin nun. Anong tingin mo doon? Ako kasi ano eh, may kanya-kanyang ways kung paano sila mag-cope. Pero yung iba naman, kunyari, sikat yung namatay, tapos mag-aano sila. Pwede yun, no? Upload ng picture na ano, di ba, para sa magkukwento. Kanya-kanyang ways on how to cope kasi. Ako hindi pa ako nakakita nung gano'n, yung bibilugan, tapos naka-blur yung namatay. Hindi pa ako nakakita ng gano'n. Ang nakikita ko, dahil sa nangyayari ngayon, yung ginagawang profile picture, yung kandila, tapos madilim. Oh. Hindi na nakikita ko. Isa ka magtatanong yung mga tao, sino namatay? Condolence. Sa akin naman, hindi kasi ako nagpo-post ng ganun eh. Oh, ako nagpo-post ng ganun. So, kanya-kanyang trip yan eh. Yun ang gusto nila. So, hayaan natin. Sabagay. Okay, next topic natin. Isa pa sa mga nasa listahan ni Stanley Chi sa kanyang Instagram. Yung mga, wait lang, Pops, nawala yung aking picture, ha? Ito. Laan ko, aso ko. Hindi. Ito. Pinopost ko yung picture. Ito maganda ko, Pops. Maraming mga ka-relate dito. Signs na naiinggit sa'yo ang isang tao. Ay, nako, marami yan. Sa opisina. Sa totoong buhay. Yan.
Ano, sige pa. Ano ang mga signs yeah. na naiingit sa'yo isang tao? Sige. Never kanyang pinuri pag kami nangyari sa'yo maganda. Wait, dun muna tayo. Oh. Sobrang totoo yun, Pops. Legit na legit yun. Yan. Kumbaga, para alam ng lahat. Mm. Oh, ino-congratulate ka na ng lahat. Congratulations. Ang parang ano, nangyari, nanalo ka ng award, may achievement ka. Mm. Ino-congratulate ka na ng lahat. Yung mga likes mo, umabot na 1,000. Mm. Etong ka-opisina mo, nakatabi mo sa opisina, pareho kayo ng cubicle. hindi man lang ni-like. Ano ba naman yung ganun? Ayan. Ayan yung mga signs. Tapos parang, yun, halimbawa, nasa office ka ngayon, may award ka, nagpapansit ka ngayon. Kumain naman. Oo. Kumain naman. May kikain siya, ganyan. Pero, ay, balik na ako sa cubicle, may tatapusin ako. Alam mo, parang, ano, kung pupurihin ka niya, kunyari, may ibang pumuri sa'yo, o si Papa Kikong, galing-galing. Yung iba naman, iba brush off lang. Ah, oo nga, galing. Sige ah, ganyan. Pero pag sila yung, ano, pag sila yung nanalo ng award, hindi ka titigilan. Talagang ikakwento nila kahit buong buwan. Ikakwento nila yan. Pero pag ikaw, ah, okay na. Sige, ah, ganyan. Congrats. Ganun. Yan. Diba? Okay. Ayan, sabi ni Mrs. David, ni Mrs. Papa Kiko, legit yun. Nako, nakarelate na. Hello din tayo kay Washington. Sabi niya sa kanyang very lovely wife, Cheryl, sa Brisbane. Hello mga pala sa inyo. Lahat, sige, mag-react lang tayo mga fellows kung meron kayong gusto sabihin. May nag-text sa akin dito sa line natin. I agree with, sabi niya rito, I agree with the dead people posting online. I don't like it as well, sabi rito. Number lang. Hello to texter 292. Maraming salamat. Lagay niyo po yung ano niyo, location niyo para ma-acknowledge natin. Thank you. Right. Ano pa yung signs na naiingit sa'yo isang tao, pare? Kinukumpara niya yung sarili niya sa'yo. At hindi siya magpapatalo. Bakit si Papa Kiko bago ang sapatos? Maganyan. Tapos, ano, siyempre, makikita mo rin, ano, bago rin ang sapatos niya, tatapatan pa niya, baka mas mahal pa yung bilhin niya. Hindi niya nasasabihin kung paano niya ginawa yon, paano niya nakuha. Oo. Kaya magpa-fabricate ng sarili niyang kwento. Hindi na niya sasabihin kung sa Green Hills siya binili yan o sa 168. Hindi na niya sasabihin yan. Basta bago rin sapatos niya. Basta bukas bago rin. O kaya, Pops, ganito. Nag-family outing, pumunta ng Palawan, next month, nasa ano yan? Nasa Bohol yan. Naiingit sa'yo is, ano, yung palagi niyang, dina-downplay niya yung taong kinaingitan niya. Ina-undermine niya. Parang yung galing ni Papa Kiko. Wala naman yan eh. Ganun sila yan. Di ba? Yung parang may mga side comment. Ganyan. Kuya. O kaya pag napinuri ka, sarcastic. Ang galing-galing mo naman. Paano ba baging ikaw? Malalaman mo sa tono ng pagsasalita. How to be you. Yung tono ng pananalita, dun mauhuli. Kasi minsan pagka tinext ka lang ganyan, wala namang smiley, walang ano, so hindi mo mararamdaman. Pero doon sa body language ng tao at saka nung tono ng pananalita, doon mo mauhuli kung talagang ano, sarcastic. Grabe. Marami nakaka-relate diyan, I'm sure, especially yung sabay-sabay kayo nag-start and then kahit paano konti. Sabay-sabay kayo nagsimula, noong una magkakaibigan kayo hanggang sa nagkakaingitan na. Bakit si ganito? Bakit siya'y napili eh? Mas magaling ako dyan. Tapos yung mga side comments, sinisiraan ka na sa iba hanggang sa ikaw yung huling makakaalam na ayaw pala sa'yo ng taong yan. Yung taong tinuring mong kaibigan. Di ba? Kaya medyo masakit yung ganun. Okay, sabi rito nung isa, Pops, relate much. Meron akong office mate nag-send ng flower sa sarili niya dahil nainggit sa akin. Siguro, Valentine's Day yun. May pa-flowers. Oo, marami talagang ganyan, Pops. Eh, syempre, alam mo na yung huli, yung huling sign, pangit siya. Okay. Ano pa? Meron ka pa? Next. Okay. Ano? Ano yung next natin? Sige, next. Science na makapal ang mukha ng isang tao. Uutang siya tapos di ka babayaran.
That's one. Taking ano advantage pa dagi, makapalang mukha, no? Nakalimutan ko na ibang signs, pare. Sinusulat ko sa notebook ko pagka diniliver ko. Ano eh, mismo. Hindi ko na naalala lahat, pero signs sa makapalang mukha ng isang tao is yung para siyang ano, freeloader. Mm-hmm. Papalibre, nakikikain. Freeloader. Yung mga ganon, no? Papalibre, nakikikain. Tapos yung ayaw gumastos, palagi niya gustong libre. Tapos ano, makapalang mukha niya yung inutangan ka, hindi ka binayaran, tapos napamasama loob sa'yo. Pagka siningil mo, di ba? Ano pa? O kaya yung pag may ginawa sa kasalanan sa'yo, pag nagkita kayo, parang kala mo wala nangyari. Yun. Okay. Next. Yan. Laging eh, no? Mga dahilan kung bakit nagpapapansin uli si X. Ayan. Ah, ito. Maraming dahilan kung bakit nagpapapansin si X. Bakit? Kasi, ang pinalit mo sa kanya, mas maganda. Yung pinalit mo, mas maganda kaysa sa kanya eh, di ba? Tapos na naman, yung pinalit sa'yo, ano, mukhang paa yung pinalit sa'yo. Medyo nang iinayang siya, no? Tapos bigla ka pumogi. Bigla ka yumaman. O, nagpaparamdam na uli. Gumanda yung karir mo. Ano ba yung mga ano dyan? Yung palpak yung ano, yung relationship niya with dun sa pinalit sa'yo. Wala palang kwenta. Okay. Di pala niya kasunto. Di pala okay na tao. Ganyan. Mm. Tapos ano, hindi pa siya nakaka-move on. Pwede. Diba? Yan. Hindi pa siya. Na-realize siyang mahal ka pa pala niya. Yeah. Tapos yun, syempre, yung huli, pangit siya. Yun. Yun eh. Yun lagi yun eh. Sino ang pinakamahirap ligawan? Yeah. Oo. Yung pinakamahirap ligawan, yung taong walang gusto sa'yo. Kasi kahit anong gawin mo, hindi kanya magugustuhan. Pero sabi ng iba, itry mo, walang masama. Ayan, ano bang gusto? Oo. Wala namang masama. Wala rin namang masama kung binasted ka niya, di ba? So, okay lang. Hanap ka ng iba pagka binasted ka. Kasi pag pinilit mo yung sarili mo doon sa taong ayaw sa'yo, talagang hindi ka niya magugustuhan. Talagang aayaw yan. Kahit ano gawin mo. Walang masama man liga. Wala ka rin mahihintay na sagot, di ba? Oo. Kuyari, buti nga yung binasted ka na niya, hindi ka na niya pinahirapan, hindi ka na niya pinaasa, di ba? So, okay lang yan. Kasi, papi, alam mo ba, ang ratio ng lalaki, 1:4. Mas maraming babae sa isang lalaki. Kala ko puro lalaki ngayon eh. Mas maraming babae kaysa sa lalaki. O, tapos papi, yung ibang lalaki naging babae. O di mas marami kang pagpipilian. Diba? May nadagdag sa options eh. No? Oo. Eh, mahirap ligawan talaga pag wala kang pag-asa. Yun talaga yan. Oo. Pag ayaw sa'yo, di wag mo na ligawan. Okay na yun. Tama na yung mabasted ka na isang beses nung isang tao. Kasi pag paulit-ulit kanyang binabasted, kawawa ka naman. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Di ba? Maraming iba dyan na single at mas maka-appreciate ng iyong kapugian o ng iyong kabaligan. Di ba? Yan. Okay. Ano naman yung kabaligtaran, Pops? Ano yung mga signs naman na, pwede ako dito, papasa ka rito? Ano yung mga, pwede ako dito? Trip ako nito? O may pag-asa? Pag pinakiramdaman mo na nagre-reply siya kaagad sa text mo, pag niyaya mo, sumasama. Hindi tinatapos sa mga conversation. Ganyan. Yung talagang kwentuhan kayo hanggang matagal, hindi yung isang tanong, isang sagot. Siya yung minsan, siya yung nakikipag-communicate sa'yo, siya yung ano, nagsisimula ng conversation. Yan. Tapos ano, pala siguraduhin mo na hindi ka utangan ha, kasi pag kasi sinyalis din yun na utangan ka eh. Pwede. Signs na mahirap trabaho ang isang tao. Ay, nako. Gusto niya siya lagi bida. Ganon. Siya yung center of attention, di ba? Yan. Minsan, ano, para sa kanya, siya lang magaling. Lahat kayo, hindi magaling. Yan, mahirap na trabaho yung kanyan. Medyo prima donna. Yung mga
gusto niya siya lagi nasusunod, siya yung leader palagi. Nako, hindi pwedeng ganun. Yung ano, Pops, gusto niya siya yung unang nakakaalam ng mga balita. Para siya yung... Tapos parang gusto niya siya yung nakakalamang dun sa iba. Mm. Medyo gusto niya angat yung sweldo niya dun sa sweldo ng iba. Oh, ito yung mga Pops na ano eh, nasa unahan kapag ano, may presentation kayo sa Christmas party, nasa unahan niya. Hindi lang sa Christmas party. Pagka may ano, meron kayong meeting, yun yung talagang hindi nag-a-absent, talagang nakatutok yan. Tapos pag may nagsasalita na ibang tao, hindi naman siya kasali, talagang nakikinig para malalaman niya kung ano nangyayari. Sabagay. Yung medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga ganyang tao. So wala pagkakaiba yung Pops sa ano, ako nang bahala sa ano, ako nang maniningil ng ambagan, ako na. Hindi naman yung mga maniningil sa ambagan, may mga iba naman pag kumakain, may designated na ano, accountant. Titingnan ng resibo kung ano yung mga in order, kine-check. Mm-hmm. Oh, wala naman tayong in order na ganito. May isang epal sa barkada na ganun eh, di ba? Kine-check. Para wala naman tayong in order, waiter. Oh, ano ba yung mga klase ng mga empleyado, Pops? Sino-sino ba yung mga empleyado ng Pilipino? Ano-ano mga yan? Ay, mga, ayun nga, ay, si Pabibo. Andyan yung ano, andyan yung early bird. Lalo sa mga Zoom meeting na ganito, mga online, andyan yung early bird. Yung early bird, kaya siya nauuna kasi, ano siya, morning person, tsaka siya may hawak ng Zoom account. Walang choice. Ay, nag-ano eh, wala siyang choice eh. Talagang kailangan maaga siya. Yung number two dyan, yung ano, yung maepal. Alam mo yung ano lang, mema, may masabi lang, ganyan. Laging kasali. Laging... Oo, yung parang, basta gusto niya siya, yung may last say, last word, may mahirit lang siya, gano'n, yun ang gusto niya. Tapos yung Pops, isa... Sige, hindi mo wala sa... yung ano, yung negosyante sa loob ng office. Ay, nagbebenta, oo. Nagbebenta ng mga sandwich eh, dahil sa work from home na tayo ngayon, wala nang ano, wala nang mga gano'n, dahil... hindi na tayo nakikita-kita masyado. Andyan dyan yung ano, walang pakialam sa mundo. Alam mo kung ano yung walang pakialam sa mundo. Ano? Kahit maingay ang background niya, kahit bagong gising siya, magulo, buhok, gusgusin, ganyan. Wala siyang pakialam, nakaon pa rin ang video niya. Tapos kahit may maingay na bata, may tumatahol na aso, may mga tandang na tumitilao, may pusa na ano, bigla. Oh. Walang pakialam. Wala siyang pakialam. Oo. Oh. May mga ano, may ka-opisina ka pang ano, syempre. Sa kanya ka magpapaload, yung parang negosyante rin kanina, ano. Lahat ng siya. Oh, papaload ka na ulit, expired na yung siya nakakaalam na expired na yung unli mo eh. Meron pa diyan yung ano, lagi naka-mute. Sasalita lagi niyang yung sinasabihan, you're on mute, ganyan paki ano, unmute. May ganun palagi. Kahit na bata pa yan or ano, yung pasaway. Hindi siya masyadong techie. Ganyan. Tapos may isa naman, yung ako ayoko dun sa ano eh, ayoko pag nagmi-meeting yung hindi pinapakita yung video, pangalan lang, itim lang. Ayoko nung ganun na nagmi-meeting tapos ikaw lang ang naka ano, ikaw lang yung nakabukas ang video tapos mga pangalan lang nila. Kasi ang ano ko, para ka nasa cemetery na ano eh, parang yung ano tawag doon, nasa tombstone, mga tombstone ng ka-meeting mo. Pangalan nila. Puro lapida. Napapaliputan ka ng lapida. Ganyan. So, yun. Okay. Tapos, hindi nag-on ng video, hindi nag-on ng audio. Yung mga, ano. Tapos, meron dyan yung ano, yung kumakain palagi. Alam mo yun? Kain ng kain. Oo, kain ng kain. Ganyan. Tsaka yung lutang. So, yung lutang naman, yung parang hindi niya alam yung nangyayari. Ganyan. Hindi siya nakikinig. Parang ano siya, yung... wala. Kasi bagal ng internet niya yung utak niya. Ganun. Yun. Minsan, yun ang nakakasira ng momentum. Yung... Oo. Tsaka yung ano, laging late. Tapos na meeting, tsaka ka dadating. Maraming ganyan, ha? Okay. Sa ito, Pops. Inuse mo din to, eh. Ay, oo. Signs na tanga kausap mo. Ano may mga signs na ganun? Ano may walang sariling opinion? Pagka sinabi mo yung opinion mo, oo lang. Tapos pagka nalaman na niya opinion mo, iuulitin lang niya yung opinion mo sa ibang tao, palalabasin niya opinion na niya.
May naalala akong ganyan. Hindi lang, gano'n. Maratrabaho akong ganyan na walang sariling ano, paninindigan sa mga bagay-bagay. And then, walang sariling opinion. Loob niya, pag narinig mong sinabi mo, ikaw yung parang reference niya. Ay! Tapos ano, pag nagkalaglagan, ano, sinabi lang naman ni Kiko sa akin yan, inulit ko lang. Ano ba? Ano ba mga signs na medyo mahina? Pag kinausap ka, pag kami kunento ka, hindi niya nagigets, oo lang siya ng oo. Walang naalala. Tapos pag nag-joke ka, ano, bukas pa niya magigets yung punchline. Ikaw, nanonood ka ng stand-up comedy, o kanyari, pinanood mo si ganitong comedian, o. Tapos ano, pag uwi mo, kinabukasan, napaisip mo, ah, kaya pala yung joke niya. Tsaka ka lang tatawa. Sarili mo na lang, syempre, paninindigan mo na lang. Oo, ganyan. Oo, hindi mo na aaminin. Ano. Mm, okay, yung mga itong post mga kababayan, nasa ano to, nasa TikTok, o at saka nasa TikTok. IG ni Stanley Chi. Sino yung mga, ano, mga stand-up comedian na okay na okay sa'yo, yung mga pinapanood mo, nagugustuhan mo yung mga materials niya. Sa abroad, ang gusto ko yung style ni Aziz Ansari. Okay. Hindi ko alam kung kilala niya yun eh. Hindi ko kilala yun. Si ano, gusto ko yung style ni Conan O'Brien. Conan O'Brien, classic syempre. Pag nag-interview siya, pag nag-feature siya, yan, tawang-tawa ako sa kanya. Mm. Tapos sila, ano, Stephen Colbert, gusto ko yung style niya, medyo sarcastic. Mister yun, okay. Sarcastic. Sa mga local, naroon ka mga, sa mga current nating mga, ano, hindi, sorry Pops, tanong ko lang, hindi ka member nito mga grupo nito? May mga grupo dito sa Manila. Dati, magkakagrupo kami dati. Ah, talaga ba? Magkakagrupo kami, kaya lang yun, nagkahiwa-hiwalay din kami, nagkanya-kanya kami ng racket. Dati kami magkakasama na nag-gig. Sila mga kasama ko sa Spicy Fingers, sa Conspiracy, sa mga maliliit na bar na nagsara na isa-isa, ganyan. Sila-sila yung mga kasama ko. Hanggang sa nag-venture ako sa ibang, more on sa hosting, sa writing, ganyan. Kasi gusto ko, hindi lang ako stand-up comedian, hindi lang ako nagpapatawa. May iba rin akong kayang gawin. Hindi ko iniwan yung mga iba kong ginagawa dati. Ayun, so. Pero, ano masasabi yung Pops na parang yung panahon ng stand-up comedian ngayon, na iba, ganda nangyari, ano, nabigyan ng pagkakataon. Kasi dati, pag sinabing stand-up comedian, matagal na panahon, ang naiisip natin, yung mga nasa, ano, nasa mga bar na, di ba? Manlalait ng ano, di ba? At least ngayon, iba na. Tsaka pati yung the way stand-up comedians perform, it's via Zoom. Tapos, siyempre, wala pa rin tatalo sa live audience. Pagka gano'n, ayan lang, sa pandemic natin ngayon, kailangan natin makibagay at gawa ng paraan yung gano'n. Okay. Alright, mga kabayan, isang mabilis lang na paalala tayo. Pagbalik natin, kwentuhan pa tayo, usapang empleyadong Pinoy, and kilalanin pa natin si Mr. Stanley Chi sa ating pagbalik. Ito po ang Pinoy in Australia, the podcast, Usapang Pinoy, Enjoy Pinoy! Saan-saan makarati ang puso'y nasa Pinas pa rin. At kahit saan man mapunta, parang kasakasama ka. Enjoy the selection of Filipino bread favorites and more at My Portion Bakery, number 322 Yanjibap Road, Yanjibap WA. Follow them on Instagram at myportion_bakery. Like them on Facebook at My Portion Bakery. Sarap ng tinapay Pinoy at My Portion Bakery. Bread made with passion. Kababayan, we know you miss the Philippines. Dito sa Lami Ay Kaayo, feeling at home tayo. Visit Lami Ay Kaayo Filipino Restaurant, Gold Coast Highway, Mermaid Beach. Visit facebook.com/LamiAyKaayo.
na miay kaayo, the taste of the Filipino cuisine. Hindi lang kumita kahit nasa bahay ka lang. Gamit ang iyong Show My King online franchise business. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Handaan sa Show My King lang yan. For Show My King online franchising inquiry, send a message to Mamita's Online Kusina on Facebook. Negosyong pangkabuhayan para sa pamilya. Pinoy in Australia, the podcast with DJ Papa Kiko. Wednesdays, Fridays, and Saturdays. 9 p.m. and SWB time. 6 a.m. Live on Facebook and YouTube. At Pinoy in Australia, the podcast. Enjoy. Pinoy in Australia, the podcast with DJ Papa Kiko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali sa mga nandun ng replay natin. Maraming salamat. Nasa Facebook po tayo. Facebook.com/Pinoy in Australia, the podcast and YouTube.com/Pinoy in Australia, the podcast. Maraming salamat sa Presence Filipino Church, Ayala Land International Sales Incorporated. Check out Avida Tower, Sukat. Call 995-45-89511. Thank you to Lamiay Kaayo, Filipino Restaurant, Mermaid Beach, Gold Coast Highway, Queensland. My Portion Bakery, care of Miss Tiffany Gale. Maraming salamat over at Yanjibap Road, Coburn, Perth, WA. Thank you as well to Show My King Franchising, online franchising business. Sa mga gusto mong pa-deliver ng food sa Metro Manila, visit Mamita's Online Kusina. Maraming salamat sa Perfume by Jake and also kay Chris Samantha Suico of Cebu's Best Foodie. Maraming salamat. Kay Perfume by Jake, uy, maraming salamat sa aking perfume, ha? Papakita ko bukas, okay? Ikiklaim pa natin. Ang labo eh, no? Dinala sa bahay, dinili-liver, pero hindi iniwan kasi walang tao. Parang ganun nangyari. Pero bago tayo bumalik sa ating Featured Pinoy Worldwide, tomorrow, si Shania Rolio, ang ating Featured Pinoy Worldwide. Ito, gumagawa ng pangalan sa music industry din, ha? Ireland's Got Talent finalist, kababayan natin. Shania Rolio tomorrow, 6 p.m. Manila time, 8 p.m. AEST. Next Wednesday, punta tayo sa kabilang side, sa Dubai. Usapang Pinoy in Dubai tayo with Monty and Duel. At meron pa tayong dalawang makakasama ng mga Filipinos na nasa Dubai at the moment. So Usapang Pinoy in Dubai tayo next Wednesday, May 12. And then next Friday naman, Martin Antonio, Usapang Pinoy Basketball. Ayan, ang mga addict sa basketball ng mga Pinoy. Mahilig tayo dyan. So sports analyst Martin Antonio will be joining the show on the 14th. And then, the next day, 15th, makakasama natin ang Grace Note live on the show. Sila ang ating Featured Pinoy Worldwide. So, rakrakang Pinoy naman tayo. OPM, usapang OPM naman tayo next Saturday. Yan ang ating mga Featured Pinoy Worldwide, mga Filos. Naku, buntingan ko pa makalimutan ang pambansang INSA natin on the 19th naman, Wednesday. Christine Estacio of Melbourne, Australia will be joining the show. Christine Estacio, ang pambansang insan, ang ating Featured Pinoy Worldwide. Mr. Stanley Chi, ang ating Oy. Featured Pinoy. Papi. Fortunate. Pops, marami na sa YouTube. Marami nang gusto maging content creator. Ano ba yung maya advice mo, Pops? Paano ba maging effective na social media influencer? Yan, para mas generalize yung term. Anong may advice mo rito, Papi? Kailangan consistent kayo sa pag-create ng content. At you have to try different styles. Kasi hindi mo alam kung ano yung gusto ng tao sa iyo pagdating sa social media, whether it be YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, or kahit sa TikTok.
Kaya kung napansin mo, Papi, iba-iba yung content ko eh. Iba-iba yung ginagawa ko pag sa YouTube, iba, sa Facebook, iba, sa Instagram, iba rin, sa TikTok, iba. No? So, but sometimes, I repurpose yung nasa TikTok, okay pala pag pinost mo sa Facebook. Yung nasa, okay rin pala pag nilagay mo sa IGTV. So, you have to try different styles. Huwag kang mapako dun sa isang style lang na ginagawa mo na ipipilit mo kahit ayaw ng tao. Kailangan mag-experiment ka. Out of my league naman, ito lang ang kaya kong gawin. Halimbawa, hindi naman ako si Stanley Chi na writer na slash pa. Okay, paano kung halimbawa, ito lang ito yung kaya ko, musikero lang ako eh, cover. Eh alam, walang nanonood ng mga videos ko. Ano yung pwede natin gawin? You try something else then. You experiment. This is the best time to experiment habang hindi pa ganun karami yung followers. Kasi it means kahit anong gawin mo, hindi ka pa nakapako sa isang genre, sa isang... O kung pa yung nakakita nung nakakayang part yan. O diba, alibawa, kumakanta ka, hindi pala love songs ang dapat sa'yo. Dapat pala novelty songs. O kaya dapat iba pala yung mga... yung spoken word pala ang bagay sa'yo. So, it's your time to experiment. Maganda yung position na ganyan. Gawa, try ka lang ng try. Diba? Wala namang mawawala sa inyo, diba? O, na less pero, risky Pops, yung may ganyan. May sasuggest mo rin ba na? May sasuggest mo rin ba na go with the flow, go with the trend? Ito yung trend. Jojowain, tutropahin, mag-asawa vlog, family vlog, ano ba? Sexy, kailangan, kita lahat sa akin. Okay, may advice pa ba yun? Sige, you go with the flow or you create your own? Alam, pinakamaganda, you create your own. Siyempre. Mas maganda talaga yung ganun. You create your own. Kaya lang, minsan yung mga iba, nire-request ng mga viewers, sige, gawa ka naman nung ano, nung jojowain, trotropahin, ganyan. Depende na sa'yo kung gagawin mo yan o hindi. Diba? Huwag ka lang mag-ano. Ang ayoko lang yung mga nagpa-prank. Yun lang hindi ko gusto kasi lalo sa panahon ngayon, hindi maganda. Oo. Huwag sanang ano, create your own. Diba? Walang mawawala sa inyo if you create your own. One time na post sa Facebook lately na pranking about yung mga taong nakasama ko for the last kailangan mag-isolate kayo kasi baka nahawaan ko kayo ng kaseksihan. Biglang gumano. So parang medyo insensitive sa panahon ah. Okay. Kung ano naman kung punchline niya kaseksihan, okay lang. Pero yung ang ginawa niya is talaga kunwari may ano siya, may sakit sa kunwari, ay hindi magandang biro yung ganun. Pero kung ganyan, baka mahawa kayo sa kaseksihan, okay lang at least, di ba? Saka, huwag so, parang pangiyak-iyak ka or nahihiya, no? Huwag naman ganun. Ipaalam mo na talaga nagjo-joke ka. Kasi baka mamaya literal. Diba? So be consistent. You know? Yes. So keep on posting. Eh, parang raffle draw rin yan. More entries you send. More chances. May isa kang sigurado yan, may isa kang video or post na matutuwa mga tao. Ilan ang kaibigan mo sa Facebook? 3,000? 5,000? Ay, nako. Yun. Ang Facebook... Paano ka sa creating mo ikaw personally? Ano yung naging journey mo when it comes to content creating? Nagsimula yan sa Facebook eh. Nagsimula yan sa Facebook, di ba? Noong una, status pa yan eh. Yung parang Twitter, di ba? Facebook status yan, tapos nagkaroon ng Twitter. Tapos pwede ka na mag-post ng pictures hanggang sa nagkaroon ng Instagram. Tapos pwede ka na rin mag-post ng video sa Instagram, di ba? Kailangan ko ano yung makipagsabayan ka rin dun sa usong apps, yung usong trend na, marami ngayon nasa TikTok. Yung mga kabataan nandun. Try natin. Wala namang mawawala sa'yo. Yung iba nasa like kasi kumikita ng pera, di ba? Yung mga likes dun. May revenue. Ano ba? Yung mga live stream sa Bigo. Sa... Ano yung kalaban ng Bigo? Kumo. Meron kang ganun? Hindi ko ginagamit eh. May account ako sa Kumo, hindi ko ginagamit eh. Gusto ata ng mga tao rin magkantahan eh. Puro mga songers ka nandun. Tsaka bulsahan. Ano yung mga term doon? Namimigay ng... Ano yung bulsahan? Hindi ko alam. Nababasok ko lang. Ano yan? Bulsahan tayo.
Kasi si Raymond Saor, Pops, gawa ka para mapanood mo ako. So gumawa naman ako. Ano ako. So yung mga terms, sabi ko, bulsahan. Ano kaya yung mga bulsahan na yun? Siguro may money involved eh. Hindi pa rin ako na-educate sa Kumu na yun eh. So oh, si Tini, Pops, tandem tayo, Kumu. Eh, hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Sino sabi? Tina. Tina Ryan. Try na lang. Hindi. Hindi ko alam. Ganyan. Pero may mga tao, Pops, na hindi talaga pang social media. Hindi lahat. Hindi lahat. Niniwala ka doon. Really, it really depends eh. Kung if you're not the type who posts online, ay mong pinapaalam sa tao yung mga ginagawa mo sa buhay, wala mo masama. Okay lang. Pero pag kailangan mo sa trabaho, kailangan mo sa negosyo, mapipilitan ka. Eh kung ayaw mo talaga, you hire someone who can manage the account. Di ba? Pero ayon sa study, Pops, ano tayo, on daw, yung exposure mismo sa social media, yung madalas na exposure dito, hindi rin healthy sa ating, yung napapanahong mental health. Ano bang may advice mo dito? Kaya ikaw, content creator ka, malamang lagi ka rin nakatingin dito, pero how do you see to it yourself na, yeah, I'm still healthy, mentally wise, hindi pa naman, tama pa naman yung mga judgment ko sa paligid. It's like any other job. Kailangan huwag kang huwag kang mababurn out. Huwag kang magmahayaan yung sarili mo na mababurn out ka. You may have negative comments. Syempre, those comments are free advice. Kaya lang, they said it, they delivered it in a bad way, in a different way, na may halong panlalait. Pero it's free, free advice. Malay mo nga naman, ang bad comment mo is pangit yung audio. Tapos, chinek mo yung sarili ko, nga, pangit nga yung audio ko, no? Eh, di palitan mo yung mic mo, di ba? It's a, constructive criticism in a bad way. Yung hate. Pwede naman, ano? Laging yung gusto ko. Criticism yun, ha? Magagalit, yun yun. Diretsahan lang tayo. Pero, naroon ka rin mga time off sa screen. Halimbawa, Sunday ngayon, wala mo na akong gagawin talaga. Draw back to basic muna ako, mag-cartoon muna ako. Ini-schedule ko kasi ang recording ko sa podcast Thursday ng gabi. Tapos yung guest naman, kung one-on-one interview, 30 minutes, 30 to 40 minutes. It depends, after nung TV show, yun, doon ako nagre-record. Ayun, may hindi naman araw-araw. Yung araw-araw is yung feelings. Yun ang lagi kong ginagawa. Paano ka nag-relax? Ano yung tulog mo? Tinutulog ko. Tinutulog ko, nagbabike ako, pero ngayon dahil mahirap magbisikleta sa labas, dito lang muna ako sa bahay, nagte-treadmill, ganyan. O kaya, magano ka, Netflix. Pero the best dyan, matulog ka. Wala pa rin tatalo dyan. Yun ang the best. Walang tatalo dyan. Healthy pa. Sa bahay. Ako kasi kanina. Kanina, bago tayo ngayon nag-live, natulog muna ako eh. Tinulog ko muna kasi pagod na pagod ako kahapon. Maghapon? Sa labas ka? Kahapon. Kahapon, nandito ako. Nag-record ako ng dalawang podcast. Nag-guest ako sa isang podcast. Nag-attend ako ng dalawang meetings. Tapos, nagturo pa ako nung kahapon ng nagturo ako sa estudyante. I think that was, Thursday kahapon, no? Thursday, no? Thursday. Hindi, yun, gano'n pala, iba pala. Puro meetings ako kahapon, yun. Sunod-sunod. Kalito na, ano? Kulang ako sa tulog nun. Nice. Okay, Pops, imbitahan natin yung mga kababayan natin sa Australia. Paano ka ba namin masusundan? Gusto namin yung mga advice mo, yung mga top 10 mo. Salamat mo. Go. Sa mga viewers and listeners ng Pinoy in Australia, the podcast, salamat sa pagsuporta. Hindi lang sa akin, pati na rin kay Papa Kiko. Sana tuloy-tuloy yung pagsuporta niyo sa kanya. Follow me on Twitter and Instagram at Stanley Chi. Sa Facebook naman, facebook.com/StanleyChiFanpage. Please subscribe to my YouTube account, youtube.com/StanleyChi. Tsaka sa Spotify, Apple Podcasts, and Anchor, please subscribe to the Underpaid Podcast or Underpaid with Stanley Chi. Puro tungkol sa buhay immortal or mga hugot sa opisina pinag-uusapan namin dyan. At siguradong
makaka-relate kayo sa mga topics namin every week. Yan. Ano ba yung mga ano? Feelings on 1PH, 12:30 to 2 o'clock ng hapon, Philippine time. Sana po supportahan ninyo. At yun, ang aking TikTok account na @_StanleyChi. Ayan, i-google nyo ako para masaya. Oh, para mas makilala nyo, Stanley Chi. Oh, salamat, Papa Kiko, sa pag-imbita sa akin. Ha? Alam mo naman, hindi wala ka pa dyan sa Australia, eh, nag-guest na ako sa mga programa ninyo. At salamat sa patuloy na pag-iimbita sa akin at hindi pa kayo nagsasawa na i-guest ako. Tsaka syempre, nung, alam mo, si Stanley Chi, mga kababayan, ang nasa Barangay LS ako, yung mga style Stanley Chi ng mga comedy, nagagamit namin yan hanggang sa Barangay LS, yung mga suplado tips niyan, ginagamit namin yan in the plan. Kaya tropang-tropa talaga si Stanley Chi. So, yun, habang tumatawa, matuto tayo, ma-realize ang nangyayari sa ating paligid. Yun ang pinaka-nakukuha ko rito kay Stanley Chi talaga. Alaming on point lagi, pero ngingiti ka naman. Matatapos ang conversation mo na nakasmile ng style Stanley Chi. Of course, multimedia, hindi ito, print, lahat na. So, sundan po natin si Stanley Chi. Supportan natin ang ating mga content creator ng mga Filipino. Pops, may last question ako sa iyo. Dito sa Pinoy in Australia, lagi natin pinagmamalaki ang pagiging Filipino. Ikaw, Pops, bakit the best o what sets us apart sa ibang lahi, tayo mga Pilipino? Ano mang field, ano mang career, ano mang industry? Ay, talagang the best ang mga Pinoy dahil marunong tayo makisama at makibagay kahit kanino. At magalang ang mga Pinoy. Kaya, bilib tayo dyan. Lahat ng Pinoy, lalo na sa mga frontliner. Ay, nako, saludo kami sa lahat ng frontliner para sa inyo itong episode na to. Naman, okay. Lalo sa ganitong panahon, yung mga Pinoy frontliners, talagang nangibabaw yan. Nakikilala, acknowledge, na-appreciate sa buong mundo. Maraming salamat, Papi Stanley Chi. Maraming salamat, Papa Kiko. Thank you. Ang ating featured Pinoy worldwide for tonight, Mr. Stanley Chi. Again, supportahan po natin. Nasa YouTube, nasa IG, Twitter, TikTok, lahat na. Hanapin niyo lang Stanley Chi. Philcoche as well. Nag-review po siya ng mga sasakyan sa Philcoche. Top list. 1PH Feeling, kanyang show online as well. So 1PH, so supportahan po natin si Mr. Stanley Chi. Tomorrow we'll be having Shania Rolio, Ireland's Got Talent finalist, featuring her new single Complicated Acoustic Version. She will be joining me on the show. Siya ang ating featured Pinoy worldwide. Magkita-kits tayo bukas Saturday. Papakiko 971 sa Instagram, na dyan po ako, no? Hi lang muna tayo sa mga taga Brisbane. Nanonood si Washington ngayon. Meron pong fun run and walk on May 22nd ng ating mga Philo sa Fabs, Brisbane. So bisitahin ang Facebook nila for more information. Kung nasa Brisbane ka, Pinoy ka, kahit hindi ka Filipino, your partner, join them, fun run and walk. This is part of the 75th celebration of the Philippine-Australian Friendship Day. Okay? Kung di ako nagkakamali. Okay? Bahagi yun ang celebration na yun. Maraming salamat. And also, our friends from the other side of Australia naman, WA, Barrio Fiesta, celebrate the WA Os Pinoy Way. May 22 rin to, mga Philos. Yan. Puntahan nyo rin yung Facebook ng, search nyo lang Barrio Fiesta, celebrate the WA Os Pinoy Way on Facebook for more information. Kina JJ, mga kaibigan natin sa WA, maraming salamat po sa pagsuporta sa Pinoy in Australia, the podcast. Presses Filipino Church, maraming salamat. Lami Ay Kaayo Filipino Restaurant, thank you. Mamitas Online Cucina, Show My King Online Franchising Business. At syempre, maraming salamat sa Ayala Land International Sales Incorporated. Bisitahin ang kanilang Facebook page. Check out Avida Tower Sukat. Kung naghahanap kayo ng investment, call 995-4589-511. Papakiko 971 sa Instagram. Magkita-kits tayo din, mga kababayan. Okay, enjoy the rest of your night. Ito po ang Pinoy in Australia, the podcast. Ako po si Papakiko. Usapang Pinoy. Enjoy Pinoy. I love you. We love you. Don't forget, Jesus loves you. Bye! Saan man mapunta, parang kasama ka.